Pinaplan siya ng mga detalye ng pinaplanong road sharing sa EDSA. Para sa karagdagang detalye, may live report si Victoria Tulad. Victoria. Jiggy Bells, araw-araw na kalbaryong kailangang tiisin ng mga motorista sa EDSA, isang citizen movement ang nagsusulong na bawasan ang mga pribadong sasakyan at sa halip ay itaguyod ang pagkocommute, pagbibisikleta at paglalakad. Sa kanilang proyekto na EDSA Evolution, balak ng grupong bayanihan sa Daan Movement na ilaan ang unang lane ng EDSA sa mga naglalakad. Ang mga bangketa raw kasi ay karaniwang puno ng mga nagtitinda. Ang ikalawang lane ay... Susubukan po nating balikan si Victoria Tulad kaugnay po ng pinaplanong programang yan upang maibsan ang daloy ng mabigat na trapiko dyan sa may bahagi ng EDSA. At ito nga po ay isa sa mga pinaplanong programa ng MMDA, itong road sharing program upang mas mapaunti ang mga sasakyan dito sa EDSA. Balikan po natin si Victoria Tulad. Victoria? Sige. Victoria? Jiggy, dahil nga sa araw-araw na kalbaryong kailangan tiisin ng mga motorista sa EDSA, isang citizen movement nga ang nagsusulong na bawasan ang mga pribadong sasakyan at sa halip ay itaguyod ang pagkocommute, pagbibisikleta at paglalakad. Sa kanilang proyekto na EDSA Evolution, balak ng grupong bayanihan sa Daan Movement na ilaan ang unang lane ng EDSA sa mga naglalakad. Ang mga bangketa raw kasi ay karaniwang puno ng mga nagtitinda. Ang ikalawang lane ay para naman sa mga nagbibisikleta, habang ang ikatlo at ikaapat na lane ay para sa mga bus. Magagamit ng mga pribadong sasakyan ang ikaapat at ikalimang lane, habang ang mga motorsiklo ay sa ikalimang lane lang makakadaan. Pinag-aaralan pa raw kung saan ilalagay ang mga bus stop dahil hindi maaring lumipat sa una at ikalawang lane ang mga bus. Bukod sa maiibsan ang buhol-buhol na traffic, makatutulong din daw ang proyekto sa pagbabawas ng polusyon. Sa Linggo, posibleng gawin ang EDSA Evolution. Magsisimula ito ng 12:01 ng umaga hanggang 11:59 ng gabi mula EDSA Taft hanggang Ortigas kapag northbound at mula Ortigas hanggang Taft kapag southbound. Sakaling maging matagumpay ito, posibleng maging linggo-linggo na ang proyekto. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino, bukas sila sa anumang sesyon na magpapabuti sa lagay ng trapiko sa EDSA. Pero kailangan pa raw plansyahin ang mga detalye ng proyekto para matiyak na magiging epektibo ito. Kaya hindi pa niya masabi kung matutuloy ang EDSA Evolution sa Linggo. Jiggy? Maraming salamat, Victoria Tulad.